makilala sa akin ako po si Isis, Sir God. Pagpapasalam po ako sa Panginoon sa pagkakataon na makaharap po kami sa inyong harapan. At ngayon po, makapagbigay ng konting masasalamat sa Panginoon sa mga, para po sa mga tatay na binigay niya po sa amin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa hindi ko nakakaalam, tatay ko po si Mario Bade. Salamat ako sa Panginoon. Kasi isa rin po siya sa men in uniform natin, pero hindi na po kasi siya active ngayon sa salvation. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na magamang hindi po siya yung una na nadala namin sa church. Katunayan ko nga po siya may pinaka-uli. Pero sabi nga naman sabi nga ni Pastor sa akin lagi na ipag-pray niyo lang and pag-invite nila naman yung Jesus. At pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon kasi alam ko one day na in God's perfect time, gagawa siya ng miracle para sa family namin and yung leadership is hindi lang magagawa ni Papa as a title, hindi pati yung responsibility. At isa din sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon is yung kay Pastor po, yung tatay natin dito sa church. Nagpapasalamat ako kasi po dati noon, alof na alof ako na magsabi sa kanya, yun, tumatakas kaming mga young people. Kasi ayaw ko sa namin makapag-fellowship sa kanya. Pero late ko na nalaman na dapat pala mas open kami sa kanya kasi the more na marami kang counselor, the more na marami kang choices, and the more na maidadirect nun yung mga pieces mo sa buhay. Amen. At dun sa nilalakaran mo. At nagpapasamat ako dun sa mga decisions na nililay daw ng pastor na sinusuportahan niya yun and pinibigyan niya ako ng godly counsel. Kumbaga, hindi niya man ako anak pero in the flesh, pero kagaya ng ibang mga kabataan din na mga babae, yun, turing niya po sa amin mga anak niya na babae kasi wala po. Wait lang. Ayun, so yun, thank you po. And sa lahat ng mga fathers, sabi Father, say it. Maganda ka po. Yes! Para si Brother Sam. So nga, hindi ko nakilala sa aking amang ako ay si amang Sir Tumang. Ang una po, nagpapasalamat po sa Panginoon sa una sa aking kaligtasan. At ganyan po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakabundo po ako dito sa church na to. So, hindi po nakakalam sa ganyan nga po sa testimony po ni Daddy na bago po kami makapunta po dito, meron po mga problems na nangyari po sa family po namin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun nga po, hindi po nagkamali. Siguro, 2006 po yata. 2006 po nakarating po kami dito. At doon, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yun po, yung tatay ko po, na nilid po kami dito sa church na to, na alam niyo po kasi na ito pong church na to yung makapagkaroon po ng namin eh. Parang magpapaganda po sa buhay po namin eh, sa aming paglaki. Kaya nagpapasalamat po sa Panginoon kasi yun nga po, nalit po kami pumunta po dito sa church. Nagstay po kami dito. At ganda po kahit marami po mga trials na nangyari. Tulad po nung sa ate ko po at sa nanay ko po na parehas po sila makoperahan. Pasalamat po ako sa Panginoon kasi yun nga po, nakakayanan niya po kaming ilin. Kahit yung tatay ko po busy, halos hindi nga po nakakauwi kasi lagi po nasa trabaho. Pagpasalamat ako sa Panginoon kasi nalilid niya po rin po kami. At yun din po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandito po rin po talaga kami sa simbahan na ito habang ngayon. Yun lang po, taga-Glory.